mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cyril. Bali, karanasan po namin ito ng mama ko na tawagin na lamang nating si Dang. Hindi naman totally na buong kwento sa amin po nakatutok. Hindi din kami biktima dito sa kwentong ito. Kung tutuusin, iisang beses lamang ako nasali sa karanasan na ito. Bali, si mama na ang nagkwento sa akin. Medyo magulo pero ganito po kasi ang nangyari noon. Sa pagkakaalala ko, taong 2012 ito nangyari. Ito yung mga huling taon bago ako lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Galing noon si Mama ng ilang araw sa sakahan namin, kasama niya si Papa para tumulong kila Lolo sa paghawan ng mga damo sa likuran ng pahingahan. Dahil ang plano noon ay huhukayin ito para sa gagawing fish pond. Lalagyan ng hito ang isa at ang isang fish pond naman ay tilapia noon. Pagka-uwi ni Mama, masama na ang pakiramdam niya. Nananakit yung likod, ulo, kasukasuan, at kung ano-ano pa. Nagpa-check up ito sa doktor. Nawawala naman ang sakit kapag umiinom siya ng mga pain reliever pero kapag hapon ay nanonood pa rin umano sa katawan niya na parang pinipiga yung mga kalamnan. Dito na nagdesisyon si Mama na pumunta sa manggagamot noon. Maaga pa lamang mga alas 7 kasama ko. Binaybay namin yung daan papunta sa lugar ng manggagamot. Ang manggagamot na ito ay tawagin na lamang nating Manong Teban. Kilala sa amin sa panggagamot ng mga nabati ng mga laman lupa, kulam at paminsan-minsan ay kumukuha din siya ng mga ibinaon ng aswang sa katawan ng tao. Bagamat dinadayo, kumbaga hinuhuli siya palaging puntahan dahil bukod sa medyo tago ang tirahan ay may mga mas malalapit na mga manggagamot at hilot dati sa lugar namin. Subali ayun nga, nag-shortcut kami ni Mama. Nilakad namin yung trail mula sa likod ng bahay namin para makatawid agad ng mabilisan sa may kalsada. Naglakad pa kami ng mga ilang metro bago kami nakarating sa palikuan papasok. Medyo mahaba-haba pa yung paloob noon, pero sa kaduluduluhan ay may maliit pa na tawiran papunta kila Manong Teban. Nakailang metro na kaming naglalakad doon sa pasukan nang merong dumaang tricycle sa bandang likuran namin. Tapos ay huminto ito at nagtanong ang driver kung saan ang punta namin. Sinabi naman ni Mama na kay Manong Teban nga, wala naman na talagang ibang dinadayo doon eh. Pinasakay niya kami. Doon din daw ang punta niya. May mga sakay siya noon na isa sa likod ng motor. May bali daw kasi nahulog sa may puno. Tapos ay dalawa naman ang nasa harapan. Isang bata na mahigit sa 13 taong gulang. Normal naman ang pananamit pero yung isang katabi niya, balot na balot. Nakamedyas, nakapants na pambahay. Yung parang jogging pants lang. Tapos ay nakaduster ito ng itim. Ultimong mukha ay nakatakip na wala na talaga halos makita sa mukha niya. Pagkarating sa kanto kung saan hindi na makakapasok ang tricycle, dun na huminto yung driver. Tapos inakay niya yung sakay niya sa likod na kamag-anak niyang nabalian. Bumaba na rin kami ni Mama at yung dalawang sakay sa harap noon. Hindi nagpabayad yung driver dahil sa dun na din naman daw ang punta niya. Kilala ni Mama ang driver na ito. Anak ata ito ng kaklase niya dati basta ganun naman sa probinsya, di ba? Magkakakilala kahit na magkakalayo ng barangay. Habang naglalakad kami papasok, napansin ni Mama na hirap maglakad ang babaeng nakabalot noon. Kahit pa inaalalayan ito ng anak niya. Medyo may kataasang babae din kasi ang nakabalot at yung umaakay ay payat na payat at maliit pa. Yung driver naman ang inaalalayan ay yung sakay niya na may bali noon. Ang ginawa na lamang ni Mama ay inalalayan din niya yung babaeng ito. Mabait naman yung babae pero nahiya pa ito gawa ng baka daw mahawa si Mama sa sakit niya. Siyempre nagtaka si Mama pero
sinabihan na lamang siya na parehas naman silang magpapagamot. At kay mama naman ay hindi ganun kalala. Hanggang sa makarating na kami sa dulo kung saan ang bahay ni Manong Teban. Pagkarating namin doon, may pila sa labas. Mga siguro 5 katao pa yung nandun na hinihilot ng manggagamot. Kasama niya yung anak niya na noon ay tinuturuan niya palang din sa panghihilot. Umupo sila mama para sa pila. Pinauna nila yung may bali na kasama ng driver kasi nga talagang bakli po yung parte na nabalda noon. Dito nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap si mama at ang babaeng tawagin na lamang natin sa pangalang Aling Husta. Ang kasama ni Aling Husta ay ang anak na si Jovelyn. Hindi masyado maintindihan ni mama ang mga sinasabi ni Aling Husta. Dahil bukod sa nakatakip ang bibig nito ay garalgal din ang boses. Yung akala mo meron siyang nakabara na kung ano sa lalamunan. Pero ayon dito kay Jovelyn, ilang doktor na nga daw ang pinatingnan nila dito. May mga impresyon ng mga doktor kung ano ang posibleng sakit pero hindi nagtutugma sa mga resulta ng laboratorio. At kahit na anong gamot pa ang ipinainom sa nanay nito, hindi natatanggal ang pamamaga ng dila niya at pagbubutlig, pagtutubig at pagputok ng malalansang likido sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Matapos gamutin ang mga may bali noon, sinunod na si mama. Pinausukan, simpleng nabati lamang daw siya dahil sa may nabangga ito sa pagtatanggal niya ng matataas na damo sa may likuran. Literal na hinipan ng luya, pinahiran ng langis, halamang ugat at pinainom ng tsaa. Sabi kay mama, kung babalik pa daw ang sakit ay bumalik na lamang siya ulit. Kasi medyo marami daw siyang nasagi at baka may nakaligtaan ang manggagamot sa mga nasagi niya. Nilaktawan muna si Aling Husta noon. Tinapos muna ng manggagamot yung iba. At dahil sa kuryosidad, imbis na umuwi si mama ay hinintay namin itong si Aling Husta. Siyempre ako na medyo inip noon. Nag-ikot-ikot na lamang muna ako sa paligid at hindi na tumingin pa sa ginawa na panggagamot. Nung si Aling Husta na lamang ang gagamutin ay sinara na niya muna ang tarangkahan nitong manggagamot na ito bago niya pinalapit ang alis sa may hagdan at pinaupo. Tumabi naman si mama dito kay Aling Husta. Subali, ayon na po kay mama itong parte na ito. Bago pa man umano tanggalin ng ali ang balabal at akip, sinabihan kaagad siya ni Manong Teban na pare-parehas lang sinabi ng doktor no. Wala ding resulta. Sisirain lang ng gamot na binigay ang katawan mo. Dagdag pa ng manggagamot. Kung napapansin ni Aling Husta, bago pa siya nagpatingin sa doktor ay hindi naman ganun kalakihan yung pamamaga ng dila niya at paglapad ng mga butlig sa katawan. Yun ay dahil kinukulam siya. At alam nang kumukulam sa kanya na sinusubukan niya itong ipagamot. At ngayong nandun na sila kila Manong Teban, hindi pwedeng lumabas si Aling Husta ng hindi protektado dahil alam na rin ng may gawa nito sa kanya na kina Manong Teban siya nung mga oras na yon. Nung narinig ni Mama ang sinabi ni Manong Teban na yung alaga ng mangkukulam nagmamatsyag sa kanila ngayon sa labas lamang ng bakod ng bahay. Dali-dali akong tinawag ni Mama noon na huwag lumayo. Sabi naman ni Mang Teban, huwag mag-alala dahil sa wala namang magagawang kulam sa iba, yung gumawa kay Aling Husta noon, dahil hindi niya alam ang aming pagkakakilanlan. Inuna niya yung dila ni Aling Husta. Matapos dasalan ay pinatanggal niya ang takip sa bibig nito. Gulat na gulat si Mama noon gawa ng umaalingasaw umano yung amoy sa hininga ng aling ito. Halos hindi na magkasya sa bibig niya yung namamagang dila niya. At may mga pagkakataon umano na imbis laway ay parang manilaw-nilaw na bagay ang lumalabas dun sa dila na yon. Dito napailing si Manong Teban. Mahaba-haba umanong gamutan ito pero ang unang gagawin niya ay yung paunang lunas. Pinaalis niya yung balabal ni Aling Husta. Merong mga makakapal na butlig na
yung iba ay halos kasing kapal umano ng palad. May natutuklap, may nangingitim, merong namamasa-masa at ayon kay Aling Husta ay depende sa araw. Parang gumagapang umano ang hapdi ng bawat butlig na yon. Matapos mapausukan ang buong katawan ni Aling Husta, nagsunog ng dahon at ugat si Manong Teban. Inusalan ito ng dasal at inilagay sa isang lagayan ang sinunog na dahon. Dinurog ito, nilagyan ng langis at hinalo hanggang sa lumagkit. Inisa-isa niyang lagyan ng kukonting butil ang bawat butlig. Ang sabi niya, hayaan daw manuyo at huwag kakamutin yon. Sa dila naman ni Aling Husta, meron itong tansong ginamit. Hinipan at dinasalan at matapos ibabad sa tubig ay dinampi dun sa dila ng ale habang nagdadasal itong si Manong Teban. Para bang hinahasa niya dun yung tansong yon. May ibinigay ito na dasal na nakasulat sa papel. Sa tuwing mananaginip umano ng masama si Aling Husta, makakahagip ng mga elemento na nasa paligid o di kaya ay makakita ng usok sa gabi. Boses na tinatawag ang pangalan niya o biglang sasama ang pakiramdam ay usalin lamang ang dasal na nakasulat doon. Huwag na huwag niya umanong isulat sa ibang papel yon. Basta pagkatapos ng gamutan ay isa sa uli niya ito kay Manong Teban. Ayaw makipag-usap ng mangkukulam sa manggagamot kahit na anong gawin ni Manong Teban noon. May mga nakaharang umano at ayaw siyang pansinin ito. Takip-tenga, bingi-bingihan kumbaga. Pero alam ni Manong Teban, nakakilala ito ni Aling Husta. Malapit ito sa kanila at parehas na silang deboto ng isang santo sa lugar nila. Tila ba hindi na umano nagulat si Aling Husta ayon kay Mama? At matapos ang gamutan, sinabihan siya ni Manong Teban ng kung anong araw at oras babalik hanggang sa unti-unti na nilang matanggal ang kulam. Dahil sa kuryosidad ni Mama at may halong pagiging chismosa din, nagdesisyon si Mama na kausapin si Aling Husta na sa araw ng pagpunta-punta niya doon kila Manong Teban, sasama umano siya. Bali, maghihintay lamang umano siya sa kanto. Tutali, alam naman ni Mama yung oras at araw noon. Ewan ko ba kay Mama, na-curious talaga siya dito. To think na si Aling Husta eh, taga-kabilang bayan pa at dumayo lamang doon para kay Manong Teban. Nung muling nagkita sila, nakita daw kaagad ni Mama yung pagbabago. Nanunuyo na yung mga butlig-butlig. May pangangati pa rin daw pero hindi na ganun kamahapdi. Nakakapagsalita na rin ng maayos ang ali at kapansin-pansin ang unti-unting panliliit ng dila na napapasok na niya umano sa bibig niya. Dating gawi ang ginawa ni Manong Teban. Pausok, pahid-pahid, dampi ng tanso sa may dila. Sa ikalawang balik at kahuli-hulihang pagpunta ni Mama doon, naging maayos naman si Aling Husta. May mga peklat pero nakakapagsalita na ng maayos. Dito sa pagkakataon na ito, naikwento na ni Aling Husta ang lahat. Noong mga una daw kasi nang nagpagamot siya, sa tuwing gusto niyang ikwento ang mga nararanasan niya eh para bang merong humaharang umano sa bibig niya at sa isip niya na sabihin kung ano ang gusto niyang sabihin noon. Pero nung ramdam na niya na balik na siya sa normal, ibinahagi na niya kina Manong Teban at kay Mama ang lahat. Tama si Manong Teban. Isang deboto si Aling Husta. Yung anak niya kasi na si Jovelyn noong bata pa eh galisin at sakitin. At nung magsimula siyang maging deboto na pinapasuotan pa niya sa Jovelyn ng pangsanto na damit, ay naging maayos na ito. Pati umano yung hika niya na wala. Bukod sa kanya, marami din siyang kabarangay na deboto ng santong ito o ng puong ito. Kabilang na dito ang isa pang kabarangay nila na tawagin na lamang nating Aling Luida. As in, you po yun Sir Seth, Luida. Si Aling Luida ay isa din umanong deboto nitong puon na ito. Hindi ko nasasabihin kung anong puon kasi baka mamaya po ay merong mga deboto din dito. Kaso, meron ngang usap-usapan na may samang kukulam o aswang itong babaeng ito.
Laging nakaitim kapag nagpupunta sa puon. Pati mga kandila kung hindi umano pula ay itim. Pero hinahayaan na lamang din nila kasi nga ay mabait naman daw ito. Yung tipong hindi mo mararamdaman na may masama itong hangarin sa pagiging deboto niya. Nakikisalamuha ito sa mga tao. Kapag punuan yung sindihan ng kandila, mapagbigay naman. Pero ayun nga, kapag hindi mo siya kilala ay kapansin-pansin talaga ang itsura at aura niya sa dami ng tao doon. Hanggang sa nangyari ito, Sir Seth. Buntis ang kapitbahay ni Aling Husta noon. Tapos may mga pagkakataon na naririnig niya itong dumadaing na palaging masakit ang tiyan, pero wala namang problema kapag sinugod sa may ospital. Madagdag ko lang na ang asawa ni Aling Husta noon ay nasa Iloilo. Nagtatrabaho ito sa isang delivery ng mga grocery at ang iba niya namang anak ay nag-aaral din dun sa syudad na sinabi ko. Samantalang itong anak niya na si Jovelyn na bunso ay sa puder niya naman nag-aaral noon. So bali ayon, isang hapon, habang dumadaing na naman ng sakit ng tiyan, nasilip umano ni Aling Husta na merong itim na asong umiikot sa bahay ng kapitbahay nila. Alam ni Aling Husta na hindi ito normal na aso gawa ng hindi umano ito mapakali at kung saan maingay ang buntis ay doon ito pumipwesto. Pinakiramdaman umano ito ni Aling Husta hanggang sa isang gabi. Nagkaroon ng patotoo ang kutob niya. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita niyang sumampa paakyat ang aso sa mismong bintana ng bahay ng buntis na para bang may sinisilip ito sa may loob. Wala pong kaaso-aso ang kapitbahay nilang ito dahil ayon sa ali ay iba po ang relihiyon nila. Kumbaga, hindi sila nag-aalaga ng mga aso noon. Para makumpirma ay tinanong naman ng ali kung may aso nga ba sila na bago. At yun nga ay wala nga daw. Hindi lamang siya sigurado kung naniniwala ba sa aswang ang kapitbahay nilang ito. At hindi niya rin matanong ng diretso kasi matapang daw kasi yung tatay ng buntis. Kaya ang ginawa na lamang ni Aling Husta, nang makita niya ulit ang aso ay sinabuyan niya ito ng asin. Yun lang talaga ay wala ding nangyari noon. Hindi tinatablan yung aso ng asin. Napadalawang isip ulit siya na baka hindi ito aswang pero yun lang eh. Bakit napaka-weirdo ng galawan niya, diba? At dahil aminado ang ali na paki-alamera siya. Nung isang madaling araw na nagisingan niyang nagkukutkot na naman ang asong ito sa bahay ng buntis, tinapunan niya ito ng natira nilang ulam. Pero hinaluan niya ito ng konting lason noon. Hindi ko lang alam kung anong lason. Kung maraming betchin ba o yung insecticide. Pero kinain umano yon ng itim na aso nung hinagis niya malapit doon. Hanggang sa mga sumunod na araw, hindi na nagparamdam ang aso at naging normal na ang pagbubuntis ng babaeng ito. Pero isang araw, habang nagsisindi siya ng kandila sa pagdidibusyon, bigla na lamang umanong tumabi sa kanya si Aling Luida. Nginitian siya nito tapos kinamusta. Sumagot naman ng maayos si Aling Husta noon. Ang napansin lamang umano ni Aling Husta habang may dinadasal ang Aling Luida ay panay siksik nito sa kanya. Tapos, yung kandilang sinindihan niya. Doon tinulo ng ali ang mga patak ng itim na kandila bago ito umalis ng walang paalam. Pagka-uwi ni Aling Husta, doon na nagsimulang sumakit ang balat niya. Nakaramdam siya nung una ng pangangapal ng labi at yun nga ay biglang namaga ang dila. Hirap na hirap si Aling Husta noon kasi halos sa ilong na lamang siya humihinga. Pinakita din ni Aling Husta ang itsura niya sa litrato bago siya magkasakit noon. Medyo malaman siya at itim na itim ang buhok. Pero matapos kang magkasakit ay namayit ito at parang tumanda siya ng mahigit 10 taon. Minsan, nakapanaginip siya ng masasama na meron umanong isang babaeng nakataklob ang mukha. Mahaba ang kuko at tinutuklap umano ang balat niya sa panaginip. At pagkagising niya ay mahapdi na ang mga butlig niya. Tapos ay nagnanana pa ang mga ito.
Meron din na napapanaginipan niyang merong humihila ng dila niya. At nangyari ito sa tuwing pumupunta siya ng doktor naman. Ayon kay Manong Teban, posibleng alaga ng aswang ang asong nakita ni Aling Husta. Nagmamatsyag para sa mga posibleng biktima ng aswang na ito. Pinagdugtong-dugtong nila ang posibilidad na si Aling Luida ang may gawa nito. Lalo na, at mismong si Manong Teban ang nagsabi ng itsura ng kumulam kay Aling Husta. At base sa sinabi ni Manong, kamukhang-kamukha umano ito ni Aling Luida. Pero ayon sa tawas ni Manong Teban, maayos umano ang asong nilason ni Aling Husta noon. Natapos ang gamutan, ni hindi nakausap ni Manong Teban ang may gawa nito kay Aling Husta. Pero pinagbantaan ito ni Manong Teban na gigilitan niya ito kung sakaling mahuli niya itong pinapakialaman ulit si Aling Husta. Sisilip-silipin umano ni Manong Teban ang ali gamit ang gabay nito para makasigurado. Hanggang sa tuluyan ng tumiwalag o lumayo ang mga pinapadala sa hangin ng mangkukulam. Sinabihan din ni Manong Teban si Aling Husta ng mga dapat dasalin kapag magdidibosyon doon sa may deboto. Hindi niya daw pipigilan ang ali na magdibosyon pero ang dasal na tinuro niya ay direktang dasal para sa Diyos Ama, hindi sa kung sinong puon o santo. Matapos noon, wala na po kaming naging balita kay Aling Husta. Parang saglit lamang sila naging magkumari ni Mama noon. Hindi na din nakabalik si Mama kila Manong Teban noon. Dahil sa tuwing may dinadamdam ito, ay nagagawa na itong pagalingin ng mga malapit na hilot sa lugar namin. Mga Kagiliw, bago po natin simulan yung shoutout request na ito. Sa ngayon, nasa 99,985 subscribers na tayo. So, hindi ko alam kung bago ko ba o matapos ko ma-upload itong story na ito ay nasa 100k na tayo kasi mabilis lamang to. 15 na lang, 15 subscribers na lang, 100k na tayo. Gusto ko pong magpasalamat in advance sa inyo. Talagang nakakatuwa pero yun nga, yun lang. Mahihiyain kasi ako pagdating sa mga dedication pero maraming salamat po. Sana maramdaman nyo yung pagpapasalamat ko sa inyo sa palagi nating pag-upload ng mga stories. Yun po, hindi po ako kasi masyadong vocal pero ayun, maraming salamat kung sakaling nasa 100k na tayo sa oras na ma-upload ko ito. Pero thank you very much po sa mga sumuporta from day one, sa mga patuloy na nag-subscribe at mga nakikinig ng kwento natin. Maraming na tayong napagdaanan. And maraming salamat po talaga. Update ko po kayo kapag umabot tayo ng 100,000. Yun. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request via comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So, i-message nyo lamang po ako at i-acknowledge natin yan at masasagot natin yan kaagad. Sa comment section kasi hindi natin nababasa lahat yan eh. Ayun lang. Shoutout sa mga member, nag-renew at new member ng Centennial. Maraming salamat sa new member, iMeals. Happy 1 month sa'yo, Achilles Andong. Happy 3 months, Melanie Passion. Happy 4 months, Tagalog Kilabot Stories. Happy 8 or 10 months, Ma'am Janice, salamat po. Happy 11 months, Jessica Mulay at Cairo Sarangkin. Happy 12 months, Anna M. At happy 15 months sa inyo, Ma'am Mishika ko at Ruth Tagat. Maraming salamat po. So mga nag-message naman sa atin, shout out sa iyo, Ma'am Simply Jessie Valls. Thank you po sa palaging paikinig. Kay Lynn Enrique, sir, lagi akong nakikinig sa mga kwento mo. Halos ayon ang nagiging pampatulog ko. Lalo pat hirap akong makahanap ng tulog dahil buntis ako. Nako po, buntis. Every time na makikinig ako, parang feeling ko nare-relax yung katawan ko. Kaya laking pasasalamat ko sa mga kwento mo. Dahil nakakatulong ang mga ito sa pagtulog ko. Tuwang-tuwa kaming mag-asawa sa mga kwento mo kahit na sobrang duwag ng asawa ko. Pag pinapanggan kita, siksik na yun sa tabi ko kasi nai-imagine na daw po yung dinidescribe mo.
Sana isa ako sa maswerte na mapiling mong shoutout at padamay na rin po yung asawa ko, yung matapang kong asawa. Hindi, dinagdag ko lang yan. Jonard Aquino from Lynn Enriquez. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong magsasawa, ma'am. Congrats in advance. Alagaan po na mabuti ang inyong baby. Congrats sa inyo in advance, Sir Jonard. Thank you. Next is from Ana Castillo. Pa-shoutout, Sir Seth. Lagi po akong nakikinig sa channel nyo. Lahat po ng upload nyo, napakinggan ko na. Kaya lagi po akong nag-check ng channel nyo kung may bagong upload. Pa-shoutout yung tropa ko na sina Jam, Clem, Jeff, Ate, Janeth, Janine at si Mari V. Ganda po talaga ng boses nyo. Salamat. Keep safe, Sir Seth. God bless. Thank you, ma'am. Ingat po kayo palagi. Next is from Onimejo Azul. Good day, baby Seth. Baby daw. Pakibati naman po sa eldest sister ko na si Lori Dayot Jimeno. Dito rin sa Saudi Arabia na happy birthday. Belated happy birthday po, Ma'am Lori. October 15. God bless. Ingat lagi. Enjoy your special day. Salamat po. Kayo din po. Ingat lagi. Thank you. Thank you po. Shout out din sa isa sa mga masugid natin na member ng Centennial na nakausap ko sa chat. Sorry, ma'am. Late ako mag-reply. Kay Earl or Ma'am Elaine Almira. Maraming salamat po sa suporta. Shout out last but not the least, Reggie Didoyo. Sir, happy 100K subscriber. Pa-shout out po ulit sa akin, taga Lucena City. Sana po ay huwag kayong magsawang gumawa ng videos araw-araw. Maraming salamat po. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat. Happy 100K po sa ating lahat. Mahal ko kayo.